Hello everyone, fellow teachers, parents, tutors, viewers, good morning. Ako po ay si Mrs. Erlinda Claveria na nag-imbento ng East Claveria's Beginning Reading Technique and East Claveria's Beginning Mathematics Techniques for pupils who cannot memorize the basic facts and no finger counting. Sa araw na ito ay nais kong pansinin ang mga kinder teachers, grade 1 teachers, and grade 2 teachers para ito sa kanila. Ito ay pwedeng ituro sa second sem ng kinder. At ang grade 1, first sem. At ang grade 2, siguro, mga first sem, mayroon pa sila nito. Horizontal way of addition and horizontal subtraction. Ang ginagamit ito sa short way of computation, mga subtraction facts and addition facts. So, kapag kayo ay naggumamit ng East Claveria's technique, dapat ang bata ay expected na marunong na sila magbilang ng 1 to 100. Marunong din sila magbasa ng 1 to 100. And marunong na sila magsulat, magsulat mga numbers, at higit sa lahat, marunong na sila ng small numbers and big numbers. At marunong na sila ng plus, minus, yung mga symbols, yung less and greater. Ngayon, ang pinakamahalaga sa lahat ay turuan ang bata ng pagbilang upward and downward. Say for example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then, pababa, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ngayon, kung hindi sila marunong magpababa, kasi ang tendency natin, siyempre, ang lahat ay nagtuturo pataas. Pero ang pababa ay hindi yan alam ng mga grade 1, mga kinder at mga grade 2. Kung minsan, laging pataas ang kanilang pagbilang. Pero ang East Claveria's technique kasi gumagamit ng pagbilang pataas at pagbilang pababa. So, kailangan marunong sila magbilang ng pababa. Ngayon, ang pag-train ito ay pagbilang pababa, ipadaan sa awit. Halimbawa, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 9. Then, simula naman sa 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 9. Simula naman sa 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 8. Magsimula sa 6. 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 8, 7. Sa araw-araw na pagpapaawit niyan, sigurado matututuhan ng bata kung paano ang pagbilang ng pababa. Kasi ang pataas, madali lang naman ang pataas. Ngayon ito na, grade 1, ang kinder, magsisimula yan siguro mga second semester na. Pero dapat marunong na sila kang develop ng concept nila tungkol sa mga numbers, lalo ng grade 1. Ito naman ay ituturo siguro ito, first sem. At sa grade 2, mayroon pa rin ito, horizontal addition and horizontal subtraction. Ngayon, sisimulan na natin. Lapit. Say for example, we have 2 plus 1 equals 2 plus 1. Ang wag nang magbilang ng daliri, ha? Ito ay ang bibilangin nila ay yung dulo ng number. Ito ang 2. Ito ay 1. So, laging magsimula, basahin muna ang malaking number. Pagkatapos, diretso ang bilang sa maliit na number. Katulad nito, 2 plus 1. So, basahin muna ang to, 2, 3.
So the answer is 3. Then we have 3 plus 2. Basahin muna ang malaking number. 3, 4, 5. The answer is 5. So ang binibilang ay ang mga dulo. Itinuro ko na yun sa inyo, kaya expected na marunong na kayo. So we have 4 plus 3 equals, basahin ang 4. 4 5 6 7. Oh, napakadali. Then we have, 4 plus 5 equals, 4 plus 5. Ang mas malaki ang 5. Kaya dapat marunong ang bata magkilala ng malaki at saka maliit na number. So, unahin ang 5. Ang 5, mas malaki. Kaya ito ang unahin. 5, 6, 7, 8, 9. The answer is 9. Halimbawa naman, 5 plus 3. Unahin ang 5. 5 6 7 8. Okay, so dito naman tayo. Say for example, 6 plus 4. 6 plus 4. Mabasahin mo ng malaki. 6, 7, 8, 9, 10. Yan o, 10. The answer is 10. Right. Pataas tayo ng pataas. Right. Ang pag-uusapan lang natin dito ay ang maliliit na number 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Huwag na yung malalaki na pari-papari yung malaki. Ngayon, ang involved dito, yung upward counting ay maliit saka malaki. Magsama silang dalawa. Yung 1, 2, 3, 4, 5, pwede isama sila sa 6, 7, 8, 19. So, kapag 6, 7, 8, 19 at plus 6, 7, 8, 19, yan ay pababa na. Kaya mga matatanda na sila. Itong tinuturo ko sa grade 1 o kinder ay nagsama ang maliliit saka malalaki. Right. Dito tayo sa 7. 7 plus 5. Basahin ang 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. The answer is 12. Right. Dito tayo sa 9. 9 plus 2. Basahin mo na ang malaki. 9, 10, 11. Yan. Dito tayo sa 8. Halimbawa, nandito ang 8. Plus 4. Basahin muna ang malaki. 8, 9, 10, 11, 12. Okay? So, dito na tayo sa 6 plus 5.
Basahin ang malaki. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Okay. We have 7 plus 3. 7, 8, 9, 10. Then we have 8 plus 1, 8, 9. So, laging mauuna ang malaki, ha? Babasahin lang ang malaki. Halimbawa, nandito ang malaki. Halimbawa, nandito ang malaki. Pagkatapos, nandito ang 4. Okay. Nandito ang malaki. Kaya, basahin muna ang malaki. 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12, 13. The answer is 13. Then, we have 8 plus 2. Basahin mo lang malaki. 8, 9, 10. Okay? Napakadali, ano? So, hindi na magprabilang ng dalira ang mga bata sapagkat yan ay gasto sa ano, sa oras. Magkasasayang, magsasayang tayo ng oras pagprabilang ng dalire. Ito na ang technique. O ngayon, dito na naman tayo sa subtraction. Ang subtraction ay pababa. Ang addition ay pataas. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung mga babies. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi tayo nag-ano dito. Hindi po tayo sa yung malalaki, tapos idadagdagan ng pareho malalaki. Pag nagsama kasi ang malalaki saka parehong malaki, ibang usapan na yan. Ibang ano naman yan. Ngayon, ang tinatalakay ko dito para sa kinder teachers, grade 1 teachers, at siguro pwede pa ito sa grade 2, yung maliit na numero saka yung malalaki, yan ay addition technique, pataas. Ngayon, kung pababa, ayun, kung minus subtraction, pababa ang pagbilang. Kaya dapat turuan ang mga bata magbilang ng pababa. Pero usually, laging mauuna ang malalaki sa maliliit. Ha? Kung sa yan ay subtraction. Right, ito na. Halimbawa, 14. Aunahin natin sa from simple to difficult. Halimbawa, 5 minus 1. Okay, pababa. 5, basahin muna ito. 5, 4. The answer is 4. Halimbawa, ito ay 4 minus 3. Basahin muna. 4, 3, 2, 1. The answer is 1. Say, for example, we have 5 minus 2. 5, 4, 3. The answer is 3. Laki-lakihan na natin ang minuin. Ito na. 9 minus 4. Basahin muna ang malaki. 9, pababa. 8, 7, 6, 5. The answer is 5. 8 minus 5.
Pababa. 8, 7, 6, 5, 4, 3. The answer is 3. Meron ba tayong space? 7 minus 2. Basahin muna ng 7. 7, 6, 5. The answer is 5. Okay, dagdagan natin higher, higher numbers. Ang maliit na number hanggang 13 lang, hanggang 13 lang ang pinakamalaking may subtract. Okay, 13 minus 4. 13, basa, the whole number must be read. 13, 12, 11, 10, 9. The answer is 9. See, for example, we have 11 minus 2. 11, 10, 9. The answer is 9. See, for example, we have 10 minus 3. 10, 9, 8, 7. The answer is 7. So, yung kinder din na magpapilang ng daliri, pati yung grade 1, ganun din ang grade 2. Time consuming. Pag magbilang ng daliri, time consuming. Pati yung paa, inaalis yung sapatos para magbilang ng daliri. So, we come to 8 minus 5. Ang pasahin ng 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3. The answer is 3. 7 minus 2. 7, 6, 5. The answer is 5. 6 minus 3. 6, 5, 4, 3. The answer is 3. Turuan ang bata magsulat ng tama kasi may mga bata na halimbawa 9 minus 4. Ang bilang niya ay 5, pagkatapos pag sabi niya 9 minus 4, then sabi niya 5. Pagsulat niya ng 5, hindi naman 5 yung sinulat. 3 ang sinulat. So, hindi niya alam kung paano ma-identify ang 3 saka 5. Kaya dapat identify nila ang number. Ito na. Another, we have 5 minus 1. 5, 4. 6 minus 2. 6, 5, 4. The answer is 4. 7 minus 4. 7, 6, 5, 4, 3. 10 minus 5. 10. 9, 8, 7, 6, 5. 9 minus 3. 9, 8, 7, 6. 8
minus 4. 8, 7, 6, 5, 4. So, laging magsimula sa malaki. Siyempre, ang malaki ang mababawasan. Kung maliit, hindi mo naman mababawasan ang malaki, di ba? So, ano lang, laging magsimula sa malaki. Basahin ang malaki and then magbilang ng pababa. Dito sa mga dulo ng numeral, sa dulo, may mga dulo siya. Huwag nang gagamitin na, huwag nang ibababa ang lapis ta makunday. Kailangan yung lapis ng magbilang. Okay? Maliwanag ba? Oh, nag-enjoy ba kayo? Ha? Fellow teachers in kinder, grade 1, ha? Napakadali. No need to count the fingers. No need to memorize anything. So, basta marunong sila magbilang ng pataas at pababa. Especially pababa. Kasi ang pababa ay mahirapan sila. Kasi hindi sila sanay. Sanay sila sa pagbilang ng pataas. O ngayon, kung gusto ninyo na di na magparabilang ng daliri, hindi na magsaulo, i-training nyo sila na marunong sila magbilang ng pababa sa kapataas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Then, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Then, 7, 6, 5, 4, 3. Then, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ganun din. Sa pataas din, sasabihin ninyo, 5, 6, 7, 8, 9. Then, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12, 13. Ganun lang. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, kailangan masanay sila magbilang ng up and down. Alright. Thank you for watching. Bumili na lang kayo ng E-Stavrias Techniques in Math for Pupils who cannot memorize the basic facts. Tapos, ito ay no finger counting. Para ito sa inyo. Mura lang ito. Tapos, ito naman ay kinder, grade 1, napakabilis kung gusto ninyo. Kung gusto ninyo ng parang eroplano, kabilis magkapagpabasa. Ito ang sikreto. Ito rin ay sa English. English, ibig sabihin girls. Napakadali din magkapagpabasa. Alam ninyo, pag ang bata ay matalino, 10 minutes lang makakabasa na ng mga salita. And then, 2 hours lang makakabasa na ng aklat, English and Filipino. Ito na. Ito ang pambukas ng utak ng mga bata. Ang can opener, kung baga sa corned beef o sardinas, kailangan mo ang can opener para makain mo ang laman ng sardinas. O ito, para matuto ang bata, ito ay mga pambukas ng utak. Ito naman ang lesson 2. Sa Clavirias technique, sa reading, bago ka magpabasa ng aklat, lahat ng flashcards kailangan mabasa ng mga bata. Lahat ay matututo sila magbasa sa flashcards na muna. Lahat ng flashcards, iubos ninyo. Pag sanay na sila sa mga flashcards, that's the time to read in books. Ganyan ako magturo. Makikita ninyo, puro flashcards. Pagkatapos, pag marunong na magbasa ng mga salita sa flashcards, doon na ako magpapabasa sa aklat. At ako ang nagbabasa, titirahan ko lang sila ng one or two sentences para maintindihan nila ang ganda ng kwento. Kasi kung silang magbabasa, mapapagod dyan. Tapos, mababagot, kinaayaw nang magbasa, tatama rin na. Tapos hindi naman nila maintindihan ang kwento. Kaya ang teacher ang magbabasa ng aklat, ng story, tapos titirahan mo lang ng isang sentence. Then go to another page. Makikita ninyo sa vlog ko kung paano magturo ng pagbasa ng aklat. Pagkatapos, pag sa bahay na, sila na magbabasa niyan ng sarili nila. Mag-aaral na yan. So, kung gusto ninyo na marami kayong matutuhan sa E-Sclavarias technique, ay subaybayan ninyo ang mga vlogs ko, yung channel ko, ha? Yung YouTube ko, ay Erlinda Sclavaria. Just subscribe, share, like, and click that notification bell para manotify kayo kung mayroon akong mga bagong vlogs.
At lahat ng mga vlogs ko ay anuhin ninyo, basahin ninyo para marami kayong matututuhan. Ano? Ako ay ekspertong guro sa non-readers. Nagturo ako ng non-readers class for 5 years. Nagturo ako ng 13 years sa grade 1. At ang ginamit ko lahat ay E.S. Clavreas technique. Hindi ako gumamit ng marungko. Hindi rin ako gumamit ng Cartilla methods. Ang E.S. Clavreas technique ay inimbento ko, sapagkat yan ay talaga ay napakabilis at iniangkop ko talaga yan sa mga batang Pilipino na mga non-readers. At kung ito ay napapabasa ang mga non-readers na mga very slow readers, how much more, mas 10 higit na mabilis itong makapagbabasa sa mga matatalino at average. Kaya wala tayong problema kung ang E.S. Clavreas technique ang gagamitin ninyo. Okay? So, yan ay tulong ko lang sa inyo kung gusto, kung ayaw ninyong mahirapan kayo sa pagtuturo. Ngayon, magsubok din kayo ng ibang paraan para malaman ninyo kung alin ang pinaka-epektibong pamamaraan ng pagtuturo ng pagbasa at ng paraan ng pagtuturo ng mathematics. Alright? Ito ay para sa inyo, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat. Thank you very much for watching. Please subscribe. Please click that notification bell. And please share para lahat naman ay matuto ng E.S. Clavreas technique. Thank you. Bye-bye.